guys, welcome back to my mukbang. Sa araw na to ay sa ang niluto ko ay sinigang na baboy. Meron akong, of course, yung all-time favorite, gulay, of course, saluyot, may sitaw, may okra, yun na yun, tatlo lang. Tatlong klase, syempre may sahog siyang itsda, at meron akong turitong daig na bangus. At ito meron akong dalawang klase ng kanin, yung isang fried rice, tapos isang plain rice lang siya. So, syempre shout out sa inyo. Lahat nandito ako sa labas, may lumilipad na lang ako. So, okay guys, kumusta kayong lahat? Sana okay kayong lahat dito sa mga nangyayaring quarantine, community quarantine. Sana okay kayong lahat guys, sana ingat tayong palagi. At ito nga, kasalukuyang dumadami pa rin yung virus dito sa atin sa Pilipinas. Ang nakita ko kahapon is 5,000 something na. So, hindi talaga nagbabawas. Nakakalungkot talaga. So, may isang lang, nakaka-distract siya. At ayun nga guys, bago tayo magkwentuhan about the quarantine, communities. Kumain muna tayo guys at ito na lang yung kaya kong i-prepare na pagkain kasi nga minsan gusto kong bumili ng seafoods. Sobrang mahal dito sa Pilipinas. Napakamahal ng seafoods dito. So, yung hipon nila is 1/4, 150, 120, yung ganun, something, ganyan ang price dito. So, parang kung kukwentahin mo sa isang kilo is magkano. At hindi pa kagandahan yung hipon na yun. May inam na lang siguro kung nandun ka sa malapit sa mga dagat. Yun, siguro masarap mamili doon kasi syempre pag malapit ka sa dagat, ay, lumipad. Kung malapit ka sa dagat is mura ang mga seafoods doon, diba? So, hindi ako makapagmukbang ng seafoods. Gusto ko sana yung mga butter and na mga butter with the people, yung ipa-fried nila sa butter, gano'n. So, medyo tayo ngayon kasi nga dahil gawa ng quarantine community, walang trabaho, mga tao, walang kita, lahat. So, kain muna tayo guys. So, syempre bagong lahat, syempre magsalam tayo dito sa food na to. Thanks God dito sa food na to, nasa aking harapan. At thank you dahil maski pa paano meron pa ako. Meron pa kaming nakakain, meron pa ako na ibibigyan sa aking bangsa. Thanks God. Guys, tara na kumain, sabayan nyo ako kung ano may mga pagkain nyo dyan. Kainin nyo na at kakainin ko na rin ang ating naihanda ngayon dito. So, yan guys, kain tayo! Yung leftover namin pagkain na kanin ko gabi, ito na. Pre-night rice ko siya. Para hindi siya mapanis. Harap. So alam niyo guys, mahilig talaga ako sa gulay. Talagang ewan ko. Ito talaga napahiligan ko gulay. Yung mga batang dito hindi mahilig sa gulay. Yung nakain nilang gulay is pili lang. Hindi ako pa, hindi ko kaya yung puro dire-diretso walang gulay. Yun yung mga bata sa baba na. Sobrang mahal ang bilhin ngayon guys, sobra. Yung dating 35 peso na gulay, 10 peso na ngayon. Yeah.
Pero alam nyo guys, dito sa may kainta. Parang hindi naman naghihirap yung mga tao dito. Parang makikita mo sa mga sa palengke. Marami pa rin bumibili. Parang hindi ko naman nararamdaman na nahihirapan sila naman. Ang kagigang nilalaman lang mga tao dito. Kasi alam niyo guys, sa online ko, kasi napupost ako sa marketplace. Grabe ang order guys. Tapos pumili talaga sila na makabili ng mga items, pero malas lang kasi sarado naman lahat ng mga pinagkukuhanan ko ng items. Alam mo, hindi ko na sinasabi ko mga ano nila, yung mga message nila. Kasi wala rin naman ako nabibigay. Tapos, mahaba pa yung conversation. Kaya ang ginagawa ko pagka ano, isa lang yung sinasagot ko, kinaka-copy-paste ko na lang. Tapos lahat ng mga nag-inquire at is, kinaka-copy-paste ko na lang din po. Iisa lang ang reply ko. Ang sabi ko, after lockdown, ako mag-ooperate ulit yung mga shop. Ayun lang. So, ang mga tao dito is mayayaman. At saka alam nyo guys, pag nakipag-meet up ako sa mga buyer ko dito, yung mga client ko, mga nakasasakyan, yung mga kotse, may mga puro halos karamihan na sasakyan. Sabi-sabihan, hindi naman sa porte sinabi ko na nasasakyan is mayaman na. Siguro nasa middle lang, ganun. Nasa middle, ganun. Yung hindi mahirap, hindi mayaman. May makulit na langaw. Ano nakikita nyo? Swerte yung mga nasa abroad na hindi nakakaranas ng mga nararanasan dito sa Pilipinas ngayon. Yung quarantine. Lockdown. Ang hirap ba? Kasi wala kang pwedeng gawin eh. Kabahe ka lang. Walang income. Walang kain. Yung talagang kung sanay ka sa trabaho, tapos kung ito yung mangyayari, mabuboring ka. Kaya swerte yung mga nasa ibang bansa na hindi nakakaranas yung ganitong sitwasyon na yun. Although, syempre, kung nandito yung mga pamilya nila, nag-aalala rin sila. Lalo na yung, minsan kasi yung talagang yung mga pasawi naman kasi talagang Pilipina. Na hindi nakikinig. Kasi ang kalaban ngayon dito sa Pilipinas, di mo nakikita. Kaya yung iba, alam nila, kaya ng katawan nila, malakas ang resistensya nila, pero hindi nila alam. Virus yan eh. Virus talaga. Mahirap kalaban. Uy, ang kulit. Ang kulit talaga. Oo, ang kulit. Dami kong ulam.
Kasi hindi ako marunong magluto ng ulam na iisa lang. Kasi, kakain kasi kung itong gulay na to ay nasa akin ito. Kasi mga bata, hindi mo marunong kumain ng mga ganito yan. Hindi man sanay kumain ng ganito yun. Ayun. Isda nga, pahirapan pa eh. Ganyan pa kayang luto, gulay. Kahit yung lokal. Wala naman pa sa Bisaya, nagluluto rin sila ng ganito. Tawag sila dito. Sa lutong to. Sa mga Ilocano kasi. Tawag namin dito din yung map. Yung halo-halong gulay. Basta nung gulay, pwede makalo dito. Yung dinding. Okay guys. Sa baba. Naalala ko nung nagmumukbang ako sa Taiwan. Ang tirahan ko is nasa third floor doon. Wala yung biranda rito mas maluwang kumpara mo sa biranda doon. Pero ganito rin. Kung labas mo ng pintuan, beranda lang yan. Ganito rin style niya. Pero maluwang nga lang ko. Bilis ang ubos ng kanin ko. So, ito yung kangkong niya. Matinding kumain ng gulay yung mga Taiwanese. Sa isang ano nila, kainan nila, kailangan may gulay sila. Ilang klaseng gulay. Kasi doon hiwa-hiwalay eh. Sa atin kasi yung gulay natin minsan peka, halo-halo natin. Ang tawag natin doon, chapsoy. Sila kasi hindi. Bukod yung repolyo, gigisa nila. Bukod yung carrots na dinagdag, nilagyan ng itlog. Bukod yung kamatis na may itlog din. Pero may luto pa yung ganun. Basta bukod-bukod lahat. Bukod yung beans, yung ganun. Hindi halo-halo. Hindi halo-halo yung luto nila. Separate. Saka doon lagi yung... Lagi silang may soup. Bumili ako kanina ng ano? Bangus. Maliit lang siya, 95. So, isang kilo is... Pa-95 ang kilo ng bangus. Ang mahal. Namamahalan ako. Bukan, saya nak aku.
At ang kilong kanin ngayon dito is 210. Kaya maingay ha. Ingay ng aso, ingay ng tao. Sa baba. So, okay guys ha. Tapos ko na kami mag-mukbang. Thank you for watching and God bless you all.